sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea at itinuro sa mga kapatid ang ganito, "Kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas." Tinutulan nina Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo tungkol dito, kaya't napagkaisahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang ilan pang kapatid sa Antioquia upang makipagkita sa mga apostol at sa matatanda tungkol sa suliraning ito. Sinugo nga sila ng simbahan at pagdaan nila sa Phoenicia at Samaria, ibinalita nila ang pagkahikayat sa mga hintil. Ito'y labis na ikinagalak ng mga kapatid. Pagdating sa Jerusalem, malugod silang tinanggap ng mga apostol, ng matatanda at ng buong simbahan at isinalaysay nila ang lahat ng isinagawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Ngunit tumindig ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo at ang sabi nila, "Kailangang tuliin ang mga hentil na sumasampalataya at utusang tumupad sa kautusan ni Moises." Nagpulong ang mga apostol at ang matatanda upang pag-aralan ang suliraning ito. Ang Salita ng Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, "Sa bahay ng Poon ay pumasok tayo, sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem." Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang hangad ang Poon ay pasalamatan pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayun din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Napararangalan ang Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayoy napatutunayang mga alagad ko kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ay nasa ikalimang linggo sa panahon ng Pasko ng Pagkabuhay. Kaya Happy Easter pa rin ang bati natin sa bawat isa. Kahit na tayo ay nakakalimang linggo na, huwag natin kalilimutan ang biyaya ng Easter o ng panahon ng Pasko ng Pagkabuhay na tayo ay tinatawag ng Diyos na huwag mawala ng pag-asa, na manatiling nakakapit sa Kanya. Sa mga pagkakataon na ito, buong mundo, parang napakaraming dahilan para tayo ay bumitaw na, para tayo ay umayaw na.
Ganunpaman, marami pa rin dahilan para tayo ay manatiling nakakapit sa Kanya. Napakaganda po ng ating ebanghelyo ngayon, mga kapatid. No, alam po ninyo na ang paliwanag ni Kristo, ako ang tunay na puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Kinakailangan ninyong manatiling nakakabit sa akin, nakakapit sa akin, konektado sa akin, upang kayo ay manatiling buhay. Ganun pa man, mga kapatid, may tinatawag tayong pruning, pagtatapas. Sabi nga ni Kristo sa ating ebanghelyo ngayon, nililinis, pinuputulan tayo, pero hindi tayo tinatanggal. Hindi tayo pinapatay at binubunot na. Naalala po ninyo yung isang talinghaga na ang sabi ng may-ari, bunuti na yan. Ano ang sabi ng tagapag-alaga? Wag muna at baka mabuhay pa. Huhukayan ko siya, lalagyan ng pataba at baka siya mamunga pa. Ito po ang bigay ng Easter sa ating pag-asa. Maraming beses ko na po itong sinabi ngayong panahon ng pandemya. Hindi ka pa tinatapos. Inaayos ka ng Diyos. Ang panahon ng pandemya ay hindi ang pagtapos ng Diyos sa kasalanan ng tao, hindi ang pagtapos ng Diyos sa kasamaan ng tao, kundi ang pagputol ng Diyos sa kung anuman ang sumisira sa atin, kung anuman ang naghihiwalay sa atin sa Diyos. Hindi ikaw ang problema. Ang pagiging makasarili mo, ang pagiging madamot, ang pagiging mayabang mo, ang pagiging sinungaling mo. At sa panahon na ito, ito ang itinatama ng Diyos. Nililinis tayo. Inaayos tayo ng Diyos. Kaya nga maganda yung pruning sa mga plantito at plantita sa panahon na ito ng pandemya. Alam niyo ang ibig sabihin ng ebanghelyo natin ngayon. Kung saan may kailangang putulin, tanggalan, bawasan, para ito ay mamulaklak ng mas maganda. Dumami pa ang kanyang mga dahon, tumaba pa at lubago. Sa buhay natin, mga kapatid, may mga pagkakataon na makakaranas tayo ng pagbabawas. Hindi lang ng timbang. Akala kasi natin, pag sabi, magbawas ka naman. Hindi lang ng timbang. Magbawas ka naman sa mga gawain hindi makakristyano, hindi makatao. Meron po ako isang magandang karanasan ng Easter Sunday. Bukod sa Easter Sunday, yung first week of Easter, kami po ng mga madre ng Missionaries of Charity ay nagpunta po kami sa isang kulungan sa May Tondo. Alam niyo, pagpasok namin, nakakala ko po talaga, magmimisa kami. Nung nasa Baseco po kami nagmisa, ako ay nasa may kalsada banda, at sila sa isang maliit at siksikang kulungan, nandun sila sa loob. Malapit lang kami, may distansya. Pero this time, kundi ako nagkakamali sa may Moriones Tondo yata na kulungan ito, ako po talagang siksikan sila. 23 yata babae, sa likod nila ay mga 120 plus na lalaki. At nagmisa kami doon ang mga madre kong kasama. Eh nung nakita kong ganung karami, sabi ko, naku, magkasya kaya ang dala? Magkasya kaya ang dala ng mga pagkain ng madre at yung mga sabong dala ko? Baka hindi magkasya. Alam niyo, nung nagbibigayan na kami ng pagkain at sabon, yung po kanilang parang leader sa loob, laki ng katawan, sabi ko, sino hindi makikinig ba naman dyan? Sabi niya, wala mo nang kakain. Wala mo nang kakain. Sabay-sabay kakain, magkakasya yan sa akin. Sabay-sabay kakain, magkakasya yan sa atin. Magkakasya at magkakaya at makakaya kung hindi tayo magkakanya-kanya. Mga kapatid, alam nyo, hindi lang naman po kasamaan, kasalanan ginagawa natin ang dapat nating bawas-bawasan na. Isang taon mahigit na po, masyado ng pinahihina ng hindi magagandang kwento, ng hindi magagandang balita ang araw natin. We are Easter children, people of Easter. Bigyan natin ng pag-asa, hindi lang ang sarili natin. Palakasin natin ang loob, hindi lang ng sarili natin.
araw-araw yun ang ating maging misyon. Yun ang ating ikondisyon sa sarili natin. Na sana sa araw na ito, sabi nga ni St. Mother Teresa of Calcutta, kahit isang kaluluwa, mailigtas natin, maisalba natin. Yung ordinaryong mga kasama mo sa bahay, yung mga kasama mo sa trabaho, maging target mo yan, isang araw lang. Ha? Ngayong araw na ito, gusto ko itong si sister, gusto ko itong kasamahan ko sa trabaho, gusto ko itong aking pinsan na pinanghihinaan na, nawawala na ng pag-asa. Gusto ko siyang tutukan at tulungan. Bawasan natin ang pagpasa ng kasamaan. Bawasan natin ang pagpasa ng fake news, ng bad news, lalo na ng virus. As people of Easter, let us continue to spread the good news. And Jesus is the good news. Sabi nga ni Kristo, kung kayo ay mananatili sa akin, kayo ay mamumunga, sapagkat wala kayong magagawa kung wala ako. Bring Jesus to your family. Bring Jesus to your friends, to your company, to your community, and even to your enemy. Mga kapatid, sa pagkakataong ito, iniimbitahan ko po kayo sa isang maikling panalangin. Panalangin ng pag-asa. Panalangin ng pagkakaisa. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesukristo, salamat sa biyaya ng pag-asa na ibinigay mo sa amin ngayong panahon ng Pasko ng Pagkabuhay. Salamat Panginoon sa araw-araw na binibigay mo sa amin ng pagkakataon, hindi lang na mabuhay, kundi ang makapagdugtong ng buhay. Kaya patuloy niyo po kaming bigyan ng lakas ng pagkakataon na kami ay makagawa ng mabuti, ng maganda sa aming kapwa. Panginoon, gamitin niyo pa po ang aming mumunting kakayahan at buhay na maipalaganap pa namin ang mabuting balita ng kaligtasan. Maraming salamat, Panginoon, sa maraming tao na nagbibigay pa rin sa amin ng inspirasyon, ng lakas, upang manatili kaming naniniwala at nagtitiwala. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa iyong mas makapangyarihang pamamaraan. Amen. Naway pagpalain kayo at ingatan ng inyong pamilya ng ating makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo.